usapan tungkol sa problema po natin sa Marilao, may Kawayan. Hindi lamang po yan. Bukawi, alos lahat po naligan natin. At ako, I'll just give you some part of my experience po. Naging dalawang taon po ako naging alkalde ng bayan ng Jiguna. During my watch, kami po ang kinilala pinakamalinis na bayan na mayroong pinakamalinis na palengke at mayroong po pinakamalinis na body of water ng Jiguna. Pinalo lang kami ng buo. Matrami rin pong usapan at hindi po sinasabi ko yung po nangyari at hindi po nangyari pa kami. Marami kong usapan, lalo na noong mayroong fermentation plant sa pang na taon din po ginamit para ma-resolve yung problema roon. Pero tama po na dito dapat linis muna ito sa politika. But we could not get away from political will. Meron po tayong leadership, meron po tayong batas. Meron din po kayong suggestion, but sometimes suggestions kinakailangan suggest natin sa mga office so that they can make or amend the law. Sapagkat may mga batas po tayo at yun naman pong batas natin ay sobra-sobra na para po ipatupad ito. I've been congressman po for 9 years. So my first term, ako po ang senior vice chairman of the Committee on Ecology. Si Brown, ako po ang senior vice chairman and then the junior vice chairman and the governor now, Ayo Maliksin. We started everything, yun, Clean Air Act. Kami po ang gumawa niya. Kami ang nag-draft ng bill. And in fact, that is the strictest law in the world. Kasi pinatanda mo po namin sa California. Kaya alam mo naman yung mga Pilipino pagka namin yung Marlon, pagka tayo yung nakopya, eh mas maganda kasi sa akin ang pinatid. But look sa implementation, sa dito po hindi po pwede yung leadership, hindi po po pwede yung good politics na kasama po rito. Natulad po halimbawa ang pinag-usapan natin ilog. Ilog ng Marilao ng may Kawayan. Eh, hanggat the water po, the local government po, creeks and rivers are owned by the municipality. Ang municipality po, pinupo mo ng mga mamamayan, pero may naghahalang po tayo ng out-counted. Na, at meron sa dunihan gumagawa ng ordinansa at meron pong alcalde nagpapakupat, nag-execute ng batas at sa katotohan at sa totoo lamang po, eh, under the present situation, ang makalkante po can be charged of dereliction of duty sa ibang lalo ito po, yung mga IPP, sinasampulan na sila sa mga batas na hindi pinatutupad po yan. Sinasabi, hinihintay po natin, tayo nagpapasalamat at meron silang Marlon ng trito, meron po Kapola na gusto tumulong, Jaika, itong World Bank, eh salamat sana yung pera yung tumagal at ang nakakatakot dito yung pagkakubos na yung pera, baka alala rin po dito. Meron po tayong mga taong na dapat na nagpapatupad ng patas. Munisipyo, hindi ang galit po tayo dyan. Pero kinakalam po, meron mga NGOs na nagpumonito. Hindi lamang po minumonitor yung ginagawa ng mayor, kundi tinutulungan ang mga mayors. At meron din po tayo, but if there are two municipalities or more, may papasok na po rin po sa government. Hindi po pwedeng nagkakadaling sa dalawang mayor. Kinakalangan po meron mga coordination sapagkat ito po ay comprehensive planning. At nagreak po yung ahensya ng gobyerno natin, DNR. Nang araw po, not a single, not even secretary of the DNR. Eh kasama ko po yung assistant secretary, wala kila maglaya, yung mga magagaling po yan. Pagbigyan na ng pala ng armalite sa loob ng CFIC, eh nag-uwi na. Kami lamang po ang nagtiyaga noon ni Director Serrano. But he lost his life. And that's the price we paid for the closure of that fermentation plant, the biggest fermentation plant in the world, Asia. Yung pong influensya niyan sa gobyerno, hindi ganun-ganun lamang. Pero hindi po pwede yung politiko mawawala. May leadership po at saka merong responsibility, publikasyon na nakataan para sa kanya. Kinakailangan naglalaro po yan. Hindi po. But kinakailangan po, katulong po tayo na. Because katulad po sa May Kawayan, Marlon, yung pag-aaral natin, hanggang kumando. Hindi lamang po namin sinasabi. Alam na Department of Agriculture ito. Ayun pong isa sa kumando are already
contaminated heavily with lead and mercury.